Hi guys, good afternoon. Today is Sunday. Happy Sunday everyone and welcome back to my channel. So, nasa room lang po ako ngayon at hindi ako nag-day off. So, meron lang time isi-share guys dahil linggo nga. Guys, so ang unang tanong is kumusta ka Marjorie na hindi ka nakakalabas or nandito ka lang sa room mo. So of course guys, ang feeling is syempre lonely ka. Hindi naman sa totally lonely na nandito ka sa room. Okay naman din yung nandito sa bahay dahil may pagkain sa labas, tinatawag ka lang kumakain. Okay naman po. By the way, itong pandemic na nangyari sa atin ngayon guys is just to remind us to ask God. Matuto tayo magbasa ng Bible. So to be honest, nung nag-umpisa yung virtual namin guys, virtual meeting namin ng mga kapatid ko, of course it really makes me excited every Sunday. So mamaya hapon meron kaming virtual. So if you always do that way, yung ma-adapt mo siya guys, your new one, or you're transforming into a good person. Hindi naman sa totally good. Yung, syempre, lahat naman tayo, hindi naman tayo perfect. Perfect, ano, hindi tayo perfecto. Kumbaga, mga tao tayo, makasalanan tayo. But, kung ipapractice natin tong gawain na to, na we're just sharing the words of God, and then what we have experienced in that week, parang ganun. So, para sa amin guys, syempre nasa malayo kami, parang excited kami makita namin ang isa't isa, at nagsisharing kami about Bible. So parang it binds us, yung parang reunite us, lalo na nasa lamama, mga pamangkin, mga kapatid ko. So it really makes me feel happy or yung stress-free siya. So ito na ang nangyari sa akin ngayon na naiba na ako or parang hinipo na ako ng Holy Spirit na you're not kind of Marjorie before. I think that makes me feel that God is with me, God is with us. So that's it. And ano na siya guys, nagpipenetrate na siya, yung parang hinahanap-hanap na namin yung mga ganyang gatherings namin kasi nakakaano siya guys, nakakatuwa na siya. And kumbaga mga nandito sa mundo, mga tao tayo, syempre may naninira sa iyo, yung may course, okay na rin sa akin yung guys, yung ako ang ina-attack, yung ako ang sinisira, no, ako ang ina-down ba. But we always call God, we always ask prayers for our safety, for our situation. So buti na lang yung ikaw ang inaapak-apakan guys kaysa ikaw ang mang-apak. So yun siguro ang magandang salita o magandang way na sabihin. So ngayon linggo guys, yung nakatulala ka lang dito or manunood ka ng YouTube, so why not na mag-vlog din ako to share this kind of feelings about nandito ka lang sa room at nagmumuni-muni. So why not, even if you search on, there's also a Bible verse, even on Google search you can also read Bible verses there, and also of course your personal Bible. So ito na yung nangyari sa akin guys, na dati kong mga ginagawa is hindi ko na siya dapat gawin ngayon. I think this pandemic really make us ins or para siyang nagbibigay sa atin ng reminder na dapat magbago na tayo, dahil siguro ito na yung punishment ni Lord na in this kind of situation ng COVID is parang unti-unting kinukuha yung mga tao or something. So siguro ito yung ano niya guys, pahiwatig na we just know and acknowledge Him na meron siya, meron si Lord dito sa mundong nagalawa natin, na kung tatawag tayo sa Kanya is He really saves us. So ang feeling ko ngayon guys is ito na yung way kung paano tayo magiging close sa Kanya. So actually intention in life is to be a good person. Not really a perfect person, but so ngayon na iba sa ano natin ngayon situation is masyado nang nakakatakot or masyado na siyang nag-spread yung COVID ngayon. So
Wow, hindi natin alam kung bukas makalawa is sana yung mawawala tayo or something. Wag naman po sana. So, ang ano ko lang guys is, of course, nafe-feel ko rin yung few weeks. Nafe-feel ko talaga yung na-depress ako, yung na-feel down talaga guys. Yung lagi kong iniisip na bakit nabuboring ako, yung bakit parang gusto ko nang umuwi or something. Hindi ko na lang ano, baka marinig nila. So, parang iisip ko na rin na bakit ako nag-isip ng ganun. Siyempre, kung lagi mong dinadala yung mga negative vibes mo o negative thoughts mo guys, ikaw din, ako at ako din ang ma-down. So, ang ginawa ko is fighting yung, pina-fight mo yung ano mo, emotion mo na down ka, yung napapagod ka lagi or something na ayaw mo nang gumawa. So, ano lang, cheer up lang. So, ang ginawa ko guys is parang nilalabanan ko siya, nire-reverse ko siya. So, iniisip ko na, oh God, thank you. Pasalamat na ako guys dahil dito ako sa kinalalagyan ko. What if wala akong work guys, ang kakainin ko, ang ipapadala ko sa Pinas doon sa project kong house, diba? Yung parang bakit ako laging nagko-complain? Thank God nga na despite sa pandemic or COVID-19 na nag-spread is malakas tayo, good health tayo, hindi tayo nahawag, buya-buyag. Kaya na-realize ko guys na na-enlighten ako na oo nga naman. Iba nga dyan, wala nang halos kinakain, hindi halos makahanap ng trabaho lang dahil sa sitwasyon ngayon. So, I'm lucky enough na buya-buyag yung mga kasama ko rito is mga mababait din sila. Katulad ngayon, Linggo ngayon guys, dito lang ako sa room, hindi nila ako inutusan or something, nakakahiyaman. Tinawag lang nila ako sa labas at kumain. So, hindi rin nila ako inutusan maghugas dahil kanya-kanya nga kami ng walk. O kung patulungin ako guys, tutulong naman ako. Sila Bandera ang naghugas doon. Tapos mamaya-mayang hapon or mamayang gabi is si Alaga ko naman ang iintindihin ko. So, ito lang dapat natin ipasalamat guys. Ang nangyari sa akin ngayon is nag-enlighten na yung mind ko na lagi ako magpapasalamat everyday na meron ng kasabihan na in every gising is a blessing. So, salamat tayo guys na may patay hanggang ngayon or malakas ang ating pangangatawan. Dahil everyday merong nagsasuffer dyan guys na sa hospital na wala ng cure na yung mga sakit nila. Diba parang ganun? So, I really thank God and also the happenings or the result of our family na nag-reunited kami. So, thank you din sa mga prayers ni about bunso namin, about kay Junel, kay Venus, na granted din yung mga healing nila guys dahil sila ang talagang pakalakas mag-pray niya noon nung hindi pa kami nag-reunited ng aking mga kapatid. Ngayon guys, napaka happy na every Sunday meron na kaming gawain na about words of God. So, mamayang mga alas 5 ng hapon, magkikita-kita na naman kami, magkakapatid. So, no complaints guys. So, dapat lang tayo magpasalamat. And, yeah, and also, I was really glad na nakita ko yung aking house project na may progress na. So, I really thank God na okay ang lahat. Hindi natin ipairal yung ating mga negative thoughts guys dahil pairal natin yan, tayo lang din ang mas ma-stress, tayo lang din ang lugi. Cheer up, wake up, do a good one, and start your new day. Thank you guys. If you like this video, give me a thumbs up if you like. Please subscribe to my channel if you haven't yet, and click the bell icon for more updates. See you guys in my next one.